Yo, what's up? Welcome nga pala sa bagong episode ng ating Deep Dive. At syempre, bago tayo magsimula ulit, gusto pa rin natin palaging pasalamatan lahat ng mga tropa nating nanonood ngayon. Mga nakasubaybay sa mga tropang nakasubscribe sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo lahat at sa mga palaging nag-aabang ng bawat episode natin. Syempre, sa mga kasuotan ko ulit, palagi Crown Manila. Syempre, kay Papa Kels. Yan, shoutouts kay Papa Kels. Beast Chainworks. Yan, maraming salamat. Sa lahat ng mga brands na interesado sa sponsorship at promotions, meron tayong email address dyan sa baba. Yan, mag-send lang kayo ng email dyan. Maraming salamat agad. At ito, isa sa i-review natin ay Smuglass versus Rapido. No? Hindi ko matandaan kung Vuelta Valentong ba to, pero nakalagay kasi dito kasabay ng Isubuhay semifinals. So, ayun. Wala na rin naman tayong iba pang sasabihin. Let's go. Dalawang minuto. Pahinga natin. Rapido, Vuelta Valentong trio. Yo! Nagigreet ka pa lang. Yung kabastusan mo, wala ka ng kapares. Huwag kang bastos, Trillianes. Game! Ano, gera na? Sound trip muna tayo. Tum, tumpa! Tum-t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 um
para sa sulat ko na panggulat o kinakatakutan. Kinikilabutan, makapagunahan, baka mabilaukan. Pilit kong babaon ito sa abalon na ako makalabukap. Nang masabi naman ng mga paa niya, minsan nakatapak din sa lupa. Sobrang mataas sikap ang nalulula. Puro ka lang kabeg ako natutulag. Kami ko, bilis ko balik ito sa burak. Inagapang ko, bilis mo ng maaga pa kay mulak. Mulak, 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 mulak. Tuntungan ko sa tuntungan. Solid, solid nung speed trap agad, no? Umpisa pa lang, gera na. Diba? Inagapan ko yung bilis mo na mas maaga pa kay Mulak. Galing si Rapido sa mga ganyan, eh. Ayun yung mga, isa sa mga gusto kong estilo ni Rapido, eh. Yung mga pangalan, pag gumagamit siya ng pangalan. Meron pa nga siya yung ano, eh. Isa sa mga paborito ko yung more rusty than Lopez. Diba? Yung mga ganun. Si Rapido yung madalas kong marinig na gumamit ng mga ganun, eh. Galing. Maaga pa kay Mulak. Tuntungan ko sa tugtugan at iluklukan. Kung kahambugan, pag-uusapan to inuknukan. Bug-bug-bug-bug-bug-bug-bug-bug-bug sa akin to pag nakapag-bug-bugan. Tug-t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 ug
ikaw na lang ulit. Manamana ka sa nakalabo ko na puwet. Buti ba umatras ka na lang sa laban na to. Sumaga sana pag-atras mo, mahulog ka uli! Reference to ng laban ni Apex tsaka ni Smuglass sa Cavite na ganap yon. Yung nahulog si Smug nung pag-atras niya sa stage. Marereview din natin yung soon. Solid na intro para kay Rapido, no? Although medyo hindi ganong clear yung ibang salita. Ngayon pag pinapanood mo medyo clear kasi bilang isang nag-speed rap din, kumbaga medyo mas maano yung pandinig at yung pangunawa namin kapag nag-speed rap yung isang rapper. Pero siguro dito sa live, considering yung siyempre speaker na lalo na iba pag malayo, tas may yung iba diyan medyo maingay, alam mo yon. Pwedeng hindi mo maintindihan yung ibang words. Pero ngayon, naintindihan naman natin. Yo! Ang sabi niya, nung bumagsak siya, hulog daw ng langit. Tapos na may langit, dinamay sa katangahan niya. Tapos sabi niyo, isa-senior ko kaming kalabarson. Host talaga. Paano mo gagawin yon kay Balakid pa lang bumagsak ka na? Hirap sa'yo, di ka na kasi makapag-isip na ang bagong pakulo, puro binis lang. Gusto lang nga kita, bigyan ng gate ng daliri, di ka makapagpalit ng mga dahilan mo, kaya ka bumabate, le, wala, nakakamiss lang. Ako, pili kong binabahagi sa lahat kung ano ba meron ako para manatili sa karapatan to. Quadruple timer, triple, double, doon na nakatahan ang pangalan mo. Sa ilang taon ako na bumabate, saksi kayo sa kakayahan ko. Samantalang ikaw, bit-bit mo lang, bilis, nananahan ka na lang sa nakaraan mo. Doon pa lang sa anggulo na yun, panalo na ako eh. Nananahan ka lang sa nakaraan mo. Kaya kung inaakala nyo yung dream match to, hoy, in your dreams. Parang horror movies lang to, malagi mang kanyang aabutin. Kahit di ako nakamaskara, tawagin nyo akong Jason kasi sa takot ko to babalutin. Freddy Krueger, sige sa panaginip mo ako pasukin. Tutal, sa panaginip mo lang ako kayang talunin.
Oo, inaamin ko dati. Pinangarap ko, makalabang ka. Matalo ka. Dati yun. Pass is pass. Pero mabilis, bumalik sa akin na nakaraan. Ano mo'y the pass is pass. Mga previous battle mo na nagpapatunay na this pass is pass. Ngayon, this flash is fast. Kaya pag iniwan ko to, talagang palalamunin ko to ng adikabok. Tawagin niyo akong Michael Jackson. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Tawagin Michael Jackson, another one bites the dust. Pero sa tingin ko, hindi ko alam kung may version ba nun si Michael Jackson. Ginawa niya ba ng version? Pero ang pagkakalam ko, Queens yun. Queens. Queen. Queen pala. Queen. Ha? Kasi ako, skills at bars pinagsasabay ko. Kahit si Enigma na papabangin nun is Chess Kalamo Congo. Tung double timer champion, agawan ko ng ring, call me Frodo. Kasi sa sobrang bilis ko, ang dinig ko sa triple time mo, slow mo. Ganda na, ang gandang punchline na. No? Sa sobrang bilis ko, dinig ko sa triple time mo, slow mo. Sa mga hindi nakakaalam, no? Yung mga hindi nakakaalam, meron kasing level yung pag-speed rap, no? May double time, triple time. Yung mga triple time madalas ano eh, madalas marinig mo na yun sa mga kanta eh. Lalo na sa ano, sa 187 Mobstars yan, sa Chakra. Quadruple time, may quadruple time na tayong kinoconsider, na yung quadruple time is parang ano na siya, pumipitik na yung mga syllable talaga. Ewan ko kung nakikinig kayo kay Tech 9. Yan sila, Tech 9. Sila yung sa mga ano, sa mga quadruple time. Baga parang may tawag pa nga nun dati, ano eh, chanting. Baga sa mga, ano yan, sa mga speed rapper yan. Then ngayon, may ano na, may 5 na. Baga, mas mabilis siya sa, ano, mas mabilis siya sa, ayun ang tawag ngayon ah. Mas mabilis siya sa quadruple time, no. Meron din mga nagrarap ng ganun na, yun nga, kapag ka pinakinggan mo siya, hindi mo na talaga basta-basta maintindihan yung mga words. Kasi nga, sobrang bilis. So parang yun yung sinasabi ni Smaglas, no. Ay, ni Rapido, na sa sobrang bilis ko, dinig ko sa triple time mo, slow mo. Ganda nun, ang ganda. Kaya pala kwento mo sa pagong. Tapos flow mo, tagos, sakto pang modest. Flow ko, flawless. Tagos, puso, parang tato, sa braso ni Rosana Roses. Pambato sa freestyle contest, kaya content ko, complex, siksik, compress. Ha? Kaya bars ko, stainless, no mess. Bars mo, kinalawang na, more rusty than Lopez. Dito pala yun, dito pala yun. Ang galing, di ba? Kinalawang na more rusty than Lopez. Rosana Roses. Ang ganda pa nung rhyming. Ang bato ng rap contest. Galing, galing. Flow ko, flawless. Tagos, puso, parang tato sa braso ni Rosana Roses. Pambato sa freestyle contest, kaya content ko, complex, siksik, compress. Ha? Kaya bars ko, stainless, no mess. Bars mo, kinalawang na more rusty than Lopez. Sungkok ko malagores, pasado sa long test. Kahit no rest, may progress. Laging big check sa masa, Nike Air Cortez. Yung ilong mo na ba, let's try mo ilong press. Big check sa masa, Nike Air Cortez. Dire-direcho pa rin yung rhyme scheme, no? Galing, galing. Ilong mo na ba, let's try mo ilong press. May lalabas yan, Lanzones, Antones, Rugby at Solvent. Pag sinilip mo yung butas, sino mo para may red ribbon? Black Forest. Pinakita ko na sa'yo sa lahat sa round 1, kaya sa akin to, tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig, back pa on, sibak ngayon, sabayan nyo ako, indaktalon, puro ka lang sindak, kaya ka on, kaya pera mo, impact noon, trending ka lang, kasi nga uso, nalalaos paglipas ng taon, parang ibong inasinta, pakpak bala ba on, pakpak putol, alam pong hindi ako baduy, pero ganun ako magpak-pak-pak-pak, ganun, pakpak, ganun, 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 ganun. Pak Ganern, no? Alam ko, ito yung panahon na sikat yun, yung Pak Ganern. Ganda, ang gandang round 1. Kaya parang ang galing nga, no? Yung parang angle ni Rapido nung dulo. Yung linya niya na pinakita ko na sa iyo lahat. Kumbaga, nag-ano na siya. Nag-speed rap, nag-rhyme scheme, nag-multi, nag-joke. Kaya pinakita niya yung iba't ibang elements ng battle rap sa round 1 pa lang. Kaya para sa akin, magandang opening round to para kay Rapido. Nakakuha din siya ng momentum. Magaling. Punta tayo sa round 1 ni Smaglas. Tangina!
Pati pagkahulog ko, dinadamay na naman. Wala namang bago. Nagsasawa na sila. Huwag kang mag-alala. Pag nahulog ako ngayon, kasama na kita! Siyempre, nilait na naman yung ilong ko. Gusto mo, pasok kita dyan. Ang ilan mo, di ako nagbibiro, kaya huwag kang makulit. Pag nasingot kita ngayon, di na kita isisinga ulit! Ang ilan mo, huwag kang feeling perfect makalait sa ilong. Baka nakakalimutan mo, ganyan din yung asset ni Digong! Kung ako nagkakamala, ito din yung year yata na nanalo si former President Rodrigo Duterte, no? Kamusta mga bes? Wala akong maisip na bagong pang-intro. Pero parang gusto ko na lang piringan yung mga mata ni Gago ng Bimpo tapos pakutusan isa-isa sa mga taong nandito. Bago ko to pasok sa kabaong at nicho, round one, fight! Mangkanor ng flip-top, kamusta? Nagagalak ako na ang paghaharap nating dalaway dito na taon. Another classic na naman. Chonggo na puyat laban sa bagong gising na dragon. Sinong nagamon? Di siya uwak ko, kundi ang panahon. Umikot sa ganun, imbis na paahon kang paparikot, paparon, tinangay ka ng sinasabayan mong agos ng ilog sa talon. Pero huwag ka mabigla. Galing na, no? Tinangay ka ng sinasabayan mong agos ng ilog sa talon. Kasi madalas, diba, yung mga ilog, may talon yan sa dulo, eh. False. Pagka dinala ka sa kapahamakan. Baga, hindi ako ang naghamon, hindi ikaw, hindi ako, kundi yung panahon. Galing. Nangay ka ng sinasabayan mong agos ng ilog sa talon! Pero huwag ka mabigla, dahil heto na yung mga karma mo na naipon sa taon. Kahit nung last year pa rapido, nung di ka pa banal, malibog ka na nun. Tila kapanganakan mo palang may kabaong ka na nun. Signus pala yun na maganda kang mabaon kasi patay kang bata ka ngayon, fetus sa kahon! Di na ako magpapaligoy-ligoy pa kamote. Wala akong paki sa kahit anong sasabihin mo sa round 1, round 2, round 3, OT, mamaya, bukas o kahit kailan, tang ina mo. Excited po ako bumatil, pero hindi sa kabatil. Kaya di ko alam kung dapat ba ako makaramdam ng galit o aliw. Nung pinag-matchup tayong dalawa, siguro si Arik nakadiw. Pero to nung malaman kami, magkalaban daig pa na baliw. Kung ikaw gago na pa yes, ako gage na pa iyo. Rapido ang puta. Wong, wong, wawawawawawawaw. Doon talaga magaling si Smuglas, no? Yung mga ad-libs na, alam mo yon, nakakapag-set ng mood para sa susunod na punchline. Galing nun. Diba parang hook agad yung crowd sa mga ganun. Awkward eh, no? Parang Saito at Looney versus Tyro at Yumi. Ilan dyan eh. Tayo at Yumi. Sila yung kumanta ng ano eh. Tama mo yung kanta nila, Case? Singers. Isa sa mga pinakamagagaling na singer at composer yon. Lalo na si Idol Tyro. Saito at Looney, Tyro at Yumi. Ganda pa nung rhyme. Parang Saito at Looney versus Tyro at Yumi. Ilan dyan eh. May reklamo pa ba ako? Bukos sa pareho mabilis, lagpas daw sa oras, pares pa tayong galing sa talo. Marami nagbago, pero kahit papano, inisayo ko kako, muli mga bisado, para di na mablanko, kahit di paganado, e papano, alam ko kasi na masyado, kang dadadadesperado manalo! Pero sa akin wala to. Basta ako manalo, matalo, pakyo kagago, wala kang balato. Paano ko nasabi? Kasi di sa pagmamayabang. Pero minsan, naisip mo ba to? Na kahit na maging tabla yung battle malamang, malaki pa din yung tiip ko sa'yo. Dapat nga, tiway ka lang eh. Tiip ko sa'yo, tiway ka lang. Thank you ka lang. Pero at least nakalaban ako, dun lang pasalamat ka na. Libre na ngarang mangarap, tang ina mo, gusto mo may bayad ka pa? Nangarap ka na, gusto mo to pa rin pa, may sayad ka ba? Ito ang realidad! Sa totoo lang, ayokong magsinungaling. Sa akin ang gabing to, di ka imbitadong panauhin sa piging. Alam kong dream match mo to rapido, laban na noon mo pahiling. Kaso parang na-sleep paralysis ka, habang tulog ka ng mahimbing. Imbis managinip ay mararanasan mong bangungote ng gising! Yeah! Hanggang dyan ka na lang, Christian Mojica Guerrero, alias Rapido Filia Libog Banal. In English, holy horny.
Eh, napansin niya, di ba? Kumbaga parang nandun yung, kumbaga sasabihin niya na yung punchline. Kumbaga, tapos biglang a-adlib siya ng ano. Kumbaga parang nandun yung pinaka, ano, ayun yung pinaka punchline niya, yung adlib. Galing din nun. Ibang klaseng style din yon sa mga nag-aaral ng battle rap, ha. Pansinin nyo. Check nyo rin yung mga iba't ibang style ng mga MCs kung paano sila gumamit ng adlib, paano sila yung mismong verse structure ng mga MCs. Iba-iba kasi talaga yan, iba-iba. Kahit minsan sabihin nyo na parang pareho, pero kapag hinimay nyo ng maigi, malalaman nyo magkaiba. Fully horny. Tignan mo, in English ko pa man din, tignan mo, mas lalo lumaswa. Nag-rhyme pa yung holy sa horny, tangina, mas lalong sumagwa. Siguro bata ka pa, malibog ka na, no? Mukha ka kasing crayon shinsyang tumanda! Kilala mo ba to? Crayon Shinchan, cartoon yon, dating cartoon, Japanese yata yon, kung daw nagkakamali. Makulit kasi yon yung batang yon. At kung daw nagkakamali, si Kuya Andrew E yung ano nun, yung nagboses nun. Kaya ang kulit, basta ang kulit nung ano na yon, nung cartoon na yon. Hindi ko alam kung bakit ano yun, bakit parang pinapalabas yun dati. Siguro parang hindi pa ganun kahigpit yung, ano ba ito, optical media board ba yon? O yung MTRCB sa mga ganung palabas dati, pero maganda yon, Crayon Shinchan. Libog ka na, no? Mukha ka kasing Crayon Shinchan tumanda. Kilala mo ba to? Ha? Tatandaan niyo pa yung mukhang yan. Ngayon pastor na daw siya. Ba? Nakangina. Nakakatawa din eh, no? Ternong terno. Kung ako hulog ng langit to, niluwa ng impyerno. Ano yan? Yung picture na yan, galing yan, kung daw nagkakamali. Laban yata nila sa 2x2 ni Icarus. Hindi ko maalala kung ang kalaban yata nila dito si Bogchick tsaka si Yelshon. Pakorek na lang ako kung mali, ah. Pero tingin ko dun yung battle na yan, eh. Hindi naman siya yung laban nila kay Lil Sisa tsaka kay Hearty kasi ang kakampi niya dun si, ano eh, si Mox One, eh. Shoutouts kay Utal Mox One. Magtahi-tahi ng dahilan kung paano ka dito nakilala maling-mali ka kung akala mong dali-dali lang palitan. Kasi to sigurado, bait-baitan na naman. Baka bukas pag namatay ka, nasa langit-langitang ka na yan. Banal na aso, santong kabayo, pakitang tao, hi-hi-hi-hi, pokrito! All Out Flavor. Galing nun, sakto may ads pa. Yun, buti na lang hindi ganun katagal yung ads. Let's go! Bago ko pa umasta ditong instrumento ka ni God o matinukang alagad, matagal lang lantad na yung pagiging malibog mo sa God. Ganda nung rhyme nung kanina, no? Langit-langitan ka na niyan, bait-baitan na naman, dali-dali lang palitan. Kahit di ko ilahad, bisto ka na Brad, wala nang wordplay yon, tangina mo, real talk na agad! Oh! Ha? O baka mag-react ka na naman kesyo yung angulo gas-gas. Hanggang react ka na lang ba? Eh sa lahat ng battle mong inangulo na yan, wala kang rebat na maganda. Laban nito kay Sher na sabi niyo, kailangan ba talaga banggitin pa yung mga ganyan para manalo? Di ba sabi ko ba kung babanggitin yan dito? Hashtag hugot! Ayan, di ba? Pansin niyo, ganun ulit, di ba? Paano binabanggit pa ba yan dito? Hanggang dun lang yung rhyme. Tapos biglang adlib, hashtag hugot. Maganda nandun sa dulo yung ano, yung adlib, eh. Parang nandun yung pinaka punchline. Yung reference niya naman, laban ni Rapido yun tsaka ni Shernan sa Isa Buhay Round 1 2015. Kasi tanda ko kasi kasali din ako nun, eh. Babanggitin yan dito, hashtag hugot! Tanginandot! Lakas mo ang asar, pikunin ka pala. Smile now, cry later, kunwari, palaban. May nalalaman ka pang pa-joker-joker, tangina mo, iyakin ka naman! Ha? Kaya nga ba't itong battle baka maging drama na rin nga? Pero kung ako man maiyak dito sa gitna, di nyo kailangan mabigla kasi kung Tears of Joy kay Shea sa akin, deadly battle cry ng mandirigma! Sapagkat ang manalo, matalo, parehong walang kwenta, bro. Kung ang tunay na ikaw ay di naman din tumerno sa mga letra mo, kaya... Iyakin, no? Baga, angle niya dito, iyakin yung sa akin, yung Tears of Joy sa akin, battle cry ng mandirigma. Battle cry yung pag ano, pag may gera. Yung sigaw ng mga warriors nun. Parehong walang kwenta, bro. Kung ang tunay na ikaw ay di naman din tumerno sa mga letra mo. Kaya sa aking pagbabalik, ibang version na ng kwento to. Kasi respect is real. Balentong ka sa buwelta ko.
na yung smuglas talaga. Yung panahon yung inintay, dumating na. Kabilaan ng talas ko, napakamalas mo, katay. Kasi bakpa, sapagkat yung opensa o gante. Para mga panslay na ribat pa. Wala sablay pag o masinta ka. Kasi malayo si patka. Kaya dapat nga na magumingat ka. Kasi mga blind dream ko dilat na. Resback is real, no? Buwelta ka sa, balentong ka sa buwelta ko. Yung resback, kanta yun ni Smuglas. Resback is real. Ano, balentong ka sa buwelta ko. Yung buwelta kasi parang ano yun eh. Parang buwelta, parang bawi, balik. Parang ganun din yun eh. Iba rin naman yung meaning ng buwelta sa sa pagmamaneho, buwelta ka. Pero parang balik, pabalik. Galing, ang ganda ng round 1 ni Smuglas. Yung mga rhyming, solid yung rhyming. Pansinin nyo yung mga rhyming kung gaano ka intricate yung pagra-rhyme at kung gaano siya kaganda pakinggan. Pareho naman sila ni Rapido na nagra-rhyme scheme. Although, yun nga lang, parang medyo mas ano lang yung kay Smug, yung mas detalyado yung mga tugma, tsaka mas mahaba yung mga rhyme scheme. Pero, overall, solid na round 1 sa kanilang pareho. Galing, ang galing. Punta naman tayo sa round 2 ni Rapido. Mo. Dapat kalaban mo, ikaw na rin din eh. Oh, hindi na, ikaw na, oh! Ito. Tsaka yung pinigay mong picture, para nakakasobra, nakakistorbo yun. Anong pastor? Hindi ako pastor, manluloko yun. Ayan ang hirap sa'yo. Ha? Puro kabulaanan lang naman lahat ng sinasabi mo. Sarap mong batukan sa noo. Ang hirap sa'yo, magsisinungaling ka lang, hindi pa totoo. Alam mo? Hoy, kamukha mo si Derek. Derek Bobot Mortis. Kamukha mo yun sa talk show si Chris. Si Christy Permin. Di ba may kanta kayo ni Boyce Gandaan yun? Huwag na magpatumpik, tumpik pa, boom, kara, kara, kasi Brian, paputri, putri, plang, huwag smag, tumataba ka. Ano? Ano? Bakit wala kang kibo? Namamaras yung piski mo, mukha ka ng tibo. Ha? Meron nga pala akong joke galing kay Sir Enigma. Panagpilo ko ka raw, kamukha mo si Laila de Lima. Aminin mo kasi, Smuglas, laos ka na. Yung ningning mo, parang spark na lang ng lighter. Total, epal ka naman sa social media, ba't di na lang kayo mag-cypher, true viber, with Byron Geisler? Kasi kaya ka lang naman bumabattle, dahil sa pera, mas masahol ka pa kay Laila de Lima, sweet lover na driver. Alam mo, pakinabang lang gusto mo rito, mas sip-sip ka pa sa towel na microfiber. Alam mo, hindi naman talaga bilis ang dahilan, kaya tayo pinagtapat ni Enigma eh. Kaya tayo pinagharap, pareho raw tayong pasaway sa time limit. Pero pakinggan niyo yung rounds niya, ay... Parang ano nga, no? Kasi parang meron yatang laban si Rapido dati sa buhay. Sila yata ni Batasyon. Nandun din ako nung may laban kami noon, 2-on-2. Yun yata yun yung overtime, ang haba ng rounds ni Rapido nun. Kung ako nagkakamali, pa-correct na lang, no? Sa semis yata yun. Visit. Sobrang haba ng minutes, yung oras, inaabot ng 5 digits. But my lyric, why it's not explicit, that's why trending. Sabi ng critics ay, lagi kang overtime kasi lagi ka lang nangangapa ng magandang ending. Tulad ng ginawa mo nung round 1 ngayon. Obvious naman, di ba? Nangangapa ka lang ng magandang punchline at ending, kaya huwag ka na magmalalim. Double meaning yung pinapasabi sa akin ng ex-wife mo. Sa una ka lang daw magaling. Ay, nag-iwalay kayo ng asawa mo? Sayang naman yung pag-ibig mo na priceless. Walang halaga. Kaya ayon, nagmahal, nasaktan, tumaba. Pero ayoko naman idami yung love life mo. Baka matulad ako sa service crew namang inasal. Sapakin mo rin ako. Ito yung panahon na yun yung sa issue ni Smug dati sa mga inasal. Pakingan na service crew ng mga inasal! Wow! Yan ang hirap sa'yo. Wala kang punch na yun sa battle. Huling tinamaan mo ng punch, fan mo pa. O ganon. Kaya sa lahat ng service crew ng mga inasal, tandaan niyo mukhang to. Sir, pakilapit. Tandaan niyo mukhang to. Pag ito umorder ng sabaw, yung sabaw, duraan niyo! Loob ng ubak. Pag ito nag-demand ng crispy manok, yung manok, laglagan nyo ng balaubak. Alam mo, ito ha, may iba tayo ng usapan. Alam nyo nung uling 2x2, nilaban nila sa skidso, nung finals, expected natin yung battle malakas.
Kalagitnaan ng battle, nag-iyak-iyakan na yung talagang drama, bakas na bakas. Itong stage, nagmukhang fire exit kasi puro lang kayo palabas. Samantalang ako yung dos-por-dos. Fire exit, puro lang palabas. Galing. Ko yung feedback sa battle ko, laging electrifying yung power, malator. Yung kanya din, electrifying kaso galing kuntador. Power ko, kayang suplayan, Meralco at Napocor. Pandramahan lang yung kanya, yung power niya galing kay Amor. Pandramahan yung power niya galing kay Amor. Yung power ko kayang suplayan yung Meralco at Napocor. Yung power mo, pandramahan lang. Kasi nga yun, yung drama daw nung 2x2 galing kay Amor. Amor powers, no? Ano yun? Labas yun? Pangako sa'yo ba yun? Na dati pa yun eh. Pandramahan lang yung kanya, yung power niya galing kay Amor. Bars yun, bars. At yung laban yung kay Lunit Abra. Eto, sabi sa akin ni Shea. Sa kanya lang galing lahat ng game plan nyo, kaya kayo nakalusot. Ha? Shea got your back. Oh, kasi halos bit-biting kanya sa likod. Ha? Pinapalakas niya lang yung loob mo pero plastic na siya sa'yo. Ang tingin niya nga sa'yo, trumpo, pinapaikot ka lang para ka tumayo. Ha? Naalala ko nga yung movie ng Castaway, si Shea yata, si Wilson. Binubola ka lang ng kasama mo. Aminin mo, sa 2x2 ka lang naman naging tiba-tiba. Yung kakampi mo, nagmukhang labandero kasi ikaw pa yung pinipiga. Ibig sabihin lang nun, magaling ka lang pag may kakampi ka. Aminin mo na, sa love life mo lang, kaya mag-isa. Nagmahal, nasaktan. Pero ngayon, mag-isa ka na lang, this battle is survival. Pero how will you survive, eh? No Man is an Island. Tom Hanks movie, papalitan ko na yung title. Shea, may mission ka na ngayon. Saving Private Brian. Ano? Nilabas ko na yung baho mo, Gearbox. Patugtugin nyo na yung huling kanta niya na best rock. Tutal doon naman to magaling. Magtawag ng rest back. Kasi aminin mo, Brian Lau, sa bisyo, ikaw lulong na. Nang dahil sa S, yung mga mahal mo sa buhay, paubos na. Nilagay mo kasi yung S sa dulo ng angkan nyo, kaya Brian, yung Lau mo, laos na. Picturean nyo naman, ang ganda ng view, sunset, yung sikat, palubog na. Ay. Tsaka, ganda nung, ganda linya yun, no? Hindi lang masyadong nag-pull up. Picturean nyo sunset, no? Yung sikat palubog na. Gandang ano yun, magandang linya yun para sa akin, ha? Tigil mo na yung mga ganyan-ganyan mo, hindi ka naman gangster na Shaolin. Ano ba? Hoy, kung content pag-uusapan natin, malayo agwat natin, parang age gap ni Vic at Paulin. Kaya wag mo akong ismulin. Kasi pag ginamit mo sa akin, bilis. Pag ginamit mo sa akin, armas mo mismo papatay sa'yo, Green Goblin! Time! Armas mo mismo gagamitin sa'yo, papatay sa'yo, Green Goblin. Sa Spider-Man yun, yung parang sinasakyan niya. Ayun yung mismo pumatay kay Green Goblin nun eh. Na parang, ano yun, parang nangahabol. Parang tas iniwasan ni Spider-Man. Kaya napatay si Green Goblin. Tapos na yung round 2 ni Rapido. Medyo umpisa, joke siya, then personals, yung mga issues na, yung mga recent issues. Nung time na yan, yun yung mga tinalaki niya. Then, yun. Tapos may mga joke din na pumapasok. Pero overall, okay naman. Hindi nga lang siya kasing lakas nung round 1 niya. Na intro pa lang talagang ano na. Talagang, siguro dahil may mga ibang linya nga siya na hindi nagpe-pay off o hindi nagigets ng mga tao. Katulad nung Amor Powers na parang biniring up niya pa na version. Parang ganun. Kasi nga, depende yun eh. Depende sa kung sino yung nakakaalam. Katulad ko, alam ko yung reference. So, yun. Depende. Kaya yun. Solid. Punta naman tayo sa round 2 ni Smuglass. Wow! Nandadamay pa ng love life yung mga dinidis mo ang sagwa. Uli pa sa wala kang love life, first love mo sa bakla. Butang ina mo. Gusto mo ba talaga ng barang madugo? Yung anak mo kay Jara, alam kong di ikaw ang bumuo. Totoo yan, si Papa mismo nagsabi. Tangina mo yung mga babae mo sa Cavite, ang dami. Pati si X niya dati, tangina mo, iyon na rin, nadali. Tapos pinaalala mo pa yung mag-inisay, putangina mo! Putangina mo, wala kang alam dun. Pero yung silaksa ko ng tinidor, kamukha mo pa naman yun. Kaya putangina mo, Rapido, huwag kang magpakara. Huwag kang mag-alala, pag tinidor kita, may kutsara ng kasama. May sizzling plate pa. Diba, pati sa rebuttal, no, nandun yung adlib eh. Nandun yung adlib na ang rhyme nun, diba? Parang pakara, parang ganun. Pag tininidor kita, may kutsara ng kasama.
may sizzling plate pa. Parang may ano eh, may habol eh. May pahabol. Galing ang galing. Gets yung rapido. Bukod ba sa sex yung hobby mo, nung bata ka siguro, chinix mo yung ate mo, tas tinungbong ka sa mami niyo, tas tinungbong ka ng daddy mo. Tang ina, grabe no? Pero ngayon, nagbago na raw siya! Palakpakan! Nang fetish niya. Last time nga, binigyan ko to ng chicks eh. Batang-bata, talagang wow. Kaso to naman ayaw, gusto, nanay naman daw. Tinanong ko, anong trick mo? Imayalip daw, mga tipong nanay ni Pacquiao. Ba't ba kasi ganyang kakalibog, ilang mabetog mo, lima? O baka naman anim sa kilikili, meron ka pang isa. Tatlong oras, anim na putok, pinagmamalaki niya. Tangina, sa'yo, yun na yung sulit. O, kada oras, ang putok lang, pero pag naging toko, ulit. Ha? Only pops, bitch! Gusto niyo, demo ko sa kanya? Total, mukhang walang nakakuha. Yung laban na ito kay Harty at Sisang, yabang pa ng puta. Akala mo, fuckboy talaga, bakla naman nakauna. Gusto mo turuan kita ng mga teknik? Sige ba? Basta gumalang ka na muna. Kasi dito, di si negatibo, kundi ako ang master of all styles. Wala pang kamasutra! Speaking of styles, sabi... Galing. Master of all styles. Wala pang kamasutra. Yung kamasutra, parang libro yun eh. And, check nyo na lang yun. May mga iba't ibang styles kayo makikita dun. Si negatibo naman, hindi ako si negatibo. Pero nung time kasi na to, si negatibo yung parang nag-ano na ano. Pag siya yung tawag niya sa sarili niya, master of all styles. Hindi ako ang master of all styles, wala pang kamasutra! Speaking of styles, sabi nito, pagdating daw sa rap elements, pagkilala na siya dun na veterans, mag-wordplay multi-reference, ang kaso walang relevance, mga punchline walang any sense, pati set up lack of maintenance, pero benta sa mga netizens, sakot ng mga putapete fans! Ah, kaya pala may nalalaman pa tong criteria ng bars. Palibasa wala ka sa radar, kaya sabi ka sa fame par. Kung gusto mo maging main star, bumalik ka ng gay bar! Radar, fame par. Galing, ganda ng rhyme, no? Kaya sabi ka sa fame par. Kung gusto mo maging main star, bumalik ka ng gay bar. Bakit, paano ba mag-bars? Tulad ng sinabi mo kay Aser. Pag ako nagbitaw, siguradong wordplay. Kaya itong idol yung pass away. Hatiin ko para pass away. Tangina niyan. Yung laban na yun, Aser versus Rapido. Ayun yung nagtabla din yon sa Guba 3. Guba 3 ba kasabay namin yun eh. Yun, nagtabla din yung laban na yun. Check nyo rin yun, marereview din natin yun sa future. Kaya ba mga uso dito? Parang bawal manigarilyo? No smoking! Ikaw ang hari ng mga ilong! No smoking! Ganun? Kang inaast... Galing nun. Yun yung cut words, no? Parang no smoking. Tapos nose, hinate. Kinat ulit yung ano na yun, yung syllable. No smoking. No smoking, hari. Baga, check nyo yun sa mga ano dyan, sa mga aspiring battle rappers, no? May example ng cut words. Ikaw ang hari ng mga ilong, no smoking. Ganun? Kang inaastig ang angas. Halatang galing sa tamod, ni Delo ni Luni, balakid ni Tipsy, ni Sinyot, Smaglas. Kaya huwag kang mag-inerte. Mabuo lang yung pagiging ikaw mo, tang ina mo, kame-kame, nagparte-parte. Kaisang angulo tignan, di ka tanggi-tanggi. Mukha kang anak ng putang sa galing bumomba ng poso na pila balde. Ha? Kaya sinasabi niyo The Flash versus Quicksilver? Hindi. Ito ay Glock 9 versus Beware. Kaya yung hamon ng karera o banta. Sa mga dapat lang na masampulan na tasaktuan na sa karakter mo o makma. Malapas yung furious man ang mga pyesa mong handa. Papupulpul Walker ang papel mo sa paksa. Mamamatay ka sa sariling bilis mo ngayong sa pader ka bumangga. Reference kay Paul Walker na ang kinamatay bumangga yung sasakyan niya. Sa puno ba yun o sa pader? Sa yun, yun yung kinamatay ni Paul Walker. Mamamatay ka sa sariling bilis mo. Kasi si Paul Walker, sikat yun na sa pelikulang The Fast and the Furious. Mamamatay ka sa sariling bilis mo ngayong sa pader ka bumangga! Kaya rararararararara, pipipi, dududobo tayong baka mo, para mga ganto, para mga ganyan, ano ba yung todo o panako? Namatansya ko naman ako, pano ka sa bayan, magmumukhang bobo ka sa tao, kasi ko pa niya mga alalama palalaman na po ko nang ina sa lolo ko, wala to. Barbers puta na kanakanang, bukas kalbo na ako malamang, sakit mo sa banks para ako nag-brush up ng buhok hanggang sa balakang, e paano exagyo masyado, susa akong barado, etong puta rages, napaboom na panes na lang ako, sabi ko gago ka na, anang puta na banges, kaso natapag ka sa isang alamata, wala na pamaga, sige sumunod ka, sa daming atate, nagulat na lahat, para kumikidla.
lahat pa kumukulog pa. Kaya ingat sa pagkait kapag tumugon na. Kung na mabigat pa kalamukod ka, ibaki mo sa lahat kapag pumutok na. Dilan to ratatatat, bugubugubumpa! Solid nung flow. Ayun yung double time, no? Yun yung double time. Na medyo takatakatak. Ganun yung parang double time. Yung triple time, medyo mas mabilis pa dun. Pero ang ganda nung flow, ang ganda nung rhyme, ang ganda nung punchline na dulo, no? Di lang to ratatatat, bugubugubum pa. Ano yun? Yung double time kasi medyo tricky kasi yung double time na, alam mo yun, parang lahat ng palo nilalagyan ng syllable eh. So yun yung parang ng double time. Yung triple time naman medyo gumigit na doon sa mga palo as dalawang syllable kada palo. Kaya medyo mas mabilis siya pakinggan. Ayun yung pinagkaiba ng double time at triple time. Personal ka pa, palibasa yung personal na buhay mo, walang nakakaalam at walang interesado. Tangina mo, mamaya kasama ka na, bubugbugin kita sa baba ng entablado. Ha? Mabilis ka ba talaga? Tagal mo nang nagarap, naabutan pa kita. 25 lang ako, 32 ka na. Gulang pa lang, halatang mas magulang na yan. Yung edad, lagpas na sa kalendaryo, mukha lang talagang kulang sa buwan. 16 years na sa hip-hop, buti nag-flip-top. Pero kahit nag-trending pa sa net, uminit pa sa glip, mukha pa rin contestant pagkasabay kami mag-guesting sa event. Caliber lang ang peg, puha flip-top, puha movement, o di sa pagmamalaki. Caliber lang ang peg, sinabi kasi ni, sinabi ni Smuglas yun nung laban niya kay Caliber. Check nyo yun, marireview din natin. Sinabi niya yun na, puha flip-top, puha movement. Kaya sinabi niyang caliber lang caliber ang peg. Puha flip-top, puha movement, o di sa pagmamalaki. Nung wala pa tong liga si Enigma, may pangalan ka ba pre? One Elements ka ba kamo? 187 to gago? Wala pang mga ganyang ilusan, may galawan na kami! Kay sa lupa nating tinubuan mula norte hanggang timog, malayo ako sa'yo. Di ka pa pambato sa inyo, pandayo na ako. Kaya kahit pilitin mo parapin ang husto, pagdikitin ng ating magkabilang mundo, mapaayaw mo sa gusto, di pa sa'yo ang Cavite, matagal ng akin ang tundo! Ganda ng ganda ng linya na yun, saktong-sakto. Parang sa'yo ang Cavite, akin ang tundo. Kaya yata yun, palabas yata yun ni FPJ, tsaka ni ni Ramon Revilla Sr. Kung ako nagkakamali, pa-correct na lang ha. Kasi taga-tundo si FPJ. Tapos saktong taga-tundo si Smug, tapos taga-Cavite si Rapido. No, solid. Iyon ang Cavite, akin ang tundo. Yun yung title ng palabas na yun. Pero dito yung punchline niya, hindi pa sa'yo ang Cavite, matagal ng akin ang tundo. Galing nun. Ang Cavite, matagal ng akin ang tundo! Yung lang tangina mo, mapabatelo kanta, wak ka, mapasakin yung kanya, wag na, kontento na ako sa pagiging ako lang kasi pag pinagkumpara tayong dalawa, yang ka, time na! Solid na round 2 din kay Smuglas. Parang same energy nung 1. Pareho yung multis, double time. Kumbaga na napagsasabay niya yung multi sa double time. Kaya sobrang ganda pakinggan. Sobrang smooth, sobrang flawless pakinggan. Then papunta sa punchline. Tapos sisingitan niya paminsan ng adlib. Then meron akong isang parang pakiramdam ko na freestyle niya nung mga bandang dulo nung round niya. Ganda, magandang round para kay Smuglas. Sobrang solid. Punta tayo sa huling round ni Rapido. Hanip ka, Smuglas. Kaya pala yung asawa mo napikot. Hanip yung ininga mo, may ipot. At anong sinasabi mo kanina? Hahampasin mo ko ng sizzling plate? Nag-text sa akin yung may-ari ng mga inasal, kaya pala kinuha mo yung sizzling plate, ha? Tapos sinabi mo, Tingin ko hindi yun yung hindi yun yung dapat na rhyme nun eh. Nakalimutan lang. Kaya pala nag-text sa akin ha. Kinuha mo yung sizzling plate ha. Kanya may ari ng mga inasal, kaya pala kinuha mo yung sizzling plate ha. Tapos sinabi mo, at ako sabi mo, 32 na ako. That's the word I really hate. 32 na ako, pero mas ikaw pa yung nagbigay yata sa akin ng birth certificate.
Alam mo, ito lang ha. Teka lang. Ayun pa rin yung Pokemon ko, nasa ilong mo na. Huwag ka magalausod ka, tol. Ah, si Bulbasaur. Yo, trivia mo. Kasi gatan din to ng Pokemon Go. Siguro ng time na to. Bulbasaur. Pokemon. Yo, trivia muna tayo. Study shows and also science know that Brian Lau can smell the future using his giant nose. And inside that hole, I can see Noah's Ark, 1,000 boats with lot of animals, lion, polar bear, lions, goat, horse, dinosaurs. And what? Whole island of Jurassic Park? Oo nga, matangos pa dyan yung ilong ni Digong. Hoy, Pango, buti pa nga yung hardware may long nose. Ganda, ang ganda na, no? Buti pa yung hardware may long nose. Ano yun? Flyers. Flyers. Hoy, Pango, buti pa nga yung hardware may long nose. Tapos nakakadiri talaga yung force. Tinan mo, ang lalaki ng force. Ikaw ba yung sinugo ng Star Wars? May the force be with you. Tapos ang lalaki ng blackheads. Talagang mga blackheads para mga ulo ni Saito. Teka. Two-liners siya dito na jokes. Na nagiging effective. Baka akala mo iniinsulto kita. Hindi kita iniinsulto. Dinidescribe lang kita. At eto ah, pinilit kong hindi i-revite yung mga sinasabi mong kabanalan sa akin. Pinilit ko yon dahil gusto ko stricto. Gusto ko malalaman nyo kung tama o mali sinasabi ko. Sabi niya, kanya-kanyang paniniwala daw yan. Sasabihin nyo kung mali ako, tama ah. May dalawang utos ng Diyos. Utos na dapat gawin at utos sa pinagbabawal. Halimbawa ng utos sa pinagbabawal. Utos na pinagbabawal, huwag kang magdakaw. Utos na dapat gawin, sambahin mo Diyos. Tama. At tayo bilang taga-sunod, pwede bang pumili tayo ng isa lang? Pwede ba yon? O kunyari, Sma, ginutuso ka ng nanay mo. Anak, mag-adobo ako, bili mo akong toyo at suka. Ano sabi mo sa nanay mo? Nay, naniniwala ako, toyo lang bibiling ko. Hindi mo kailangan ng suka. Kapag ang adobo, walang suka, ano lasa? Mapait, maalat. Kapag maalat, papangit ang lasa. Kapag pumangit ang lasa, matutuwa ba nanay mo? Natural, magagalit yun. Ganon din ang Diyos. Dapat piliin mo parehas kasi nga utos yon. Kaya yung mga tao dyan na nagsasabi, naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila naniniwala sa reliyon. Kahit presidente, sinasabi yan. Eh, magsuri muna kayo. Ha? Kasi paano nyo malalaman yung sagot kung maniniwala lang kayo sa opinion? Naninindigan lang kayo sa opinion? Ano ba ibig sabihin ng reliyon? Ang ibig sabihin ng reliyon, banal na pagsunod sa kautusan ng Diyos. O short term, utos ng Diyos. O balikin natin yung paniniwala nyo. Naniniwala kayo sa Diyos, pero hindi kayo naniniwala sa utos ng Diyos. Di ba, opinion pa lang, mali na? O, di ba? Eh, di ba, alam nyo ba, panahon pala ni Eva Tadan, may utos na? Ha, may utos na. Nung inutusan silang huwag kukain ng bungang kahoy, yun, utos na yun, religion yun. Ha? Kaya sinasabi mong para maniwala, kumikilala ka sa Diyos, dapat sinusunod mo yung utos kasi hindi sapat na kumikilala ka. Dapat kinikilala ka. Kinikilala tayo. Kasi sa gawang pagsusunod, nasasakdal ang pananampalataya ng tao. Eh, tanong, ano ba utos? Eto, pinasabi lang din sa akin, kaya ako naparito. Si Kristo daw ang pintuan ng kawan. Sino man pumasok sa kanya ay maliligtas. Sinabi niya yon galing sa libro. Banal na libro, sinabi niya mismo. Walang ibang kawan na binanggit kundi iglesia ni Kristo. Ano? Hindi ko kailangan ng palakpakan. Hindi ko kailangan mangaan. Ang gusto ko lang may lahat dito ang katotohanan. Sino gusto pumanig dito pagtanggol ng reliyon niya? Sino dito? Hindi para hiyain, hindi para sabihin ang katotohanan dahil tatandaan nyo, nagmamalasakit ako dahil ang katotohanan magdadala sa atin sa kaligtasan. Time. Time. Medyo umpisa joke, two-liners din, pumunta siya dun sa medyo maseryosong anggulo, which is yung yun nga, medyo biblical yung mga angles dito ni Rapido. Although kanya-kanya naman talaga tayo ng stilo kung ano yung gusto natin, pero dito sa round 3 na to, sa tingin ko is hindi naman, hindi yun na hindi intention ni Rapido dito na manalo sa round 3 na to. Kumbaga, may gusto lang talaga siyang sabihin, which is freedom naman talaga yon. Kanya-kanya tayo ng ano dyan. Kanya-kanya tayo ng kagustuhan. Once na nasa entablado na tayo, kanya-kanya tayong style, kung ano yung gusto natin gawin, kung ano yung gusto natin sabihin. At sa pagkakataong to, sa part na to, yung kanya is ang nagustuhan niya at ang gusto niyang sabihin is yung pagpapahayag nga niya, which is biblical. Na sa tingin ko naman, lahat naman ng sinabi niya is
based din sa mga based din dun sa Bible na kung saan man ano man yung Bible na ginamit niyang reference, tingin ko doon naman yun galing. At yun nga lang syempre pagka ganito yung stilong gagamitin mo sa ganito kalawak na crowd na considering sigurado iba-iba ng paniniwala yan, iba-iba ng parang ano lang din yan, parang sa battle rap, iba-iba yung taste nyo. May mga tao dyan na gusto ng jokes, yung iba gusto technical, yung iba kahit ano bahala ka, parang ganun. May mga ganun, ganun din sa ano eh, ganun din sa parang angle niya na religion eh. Iba-iba din yung religion niyan. So, pwedeng yung iba dyan agree, yung iba hindi agree, yung iba wala lang, alam mo yun, parang naka-steady lang, hindi bumibilib pero hindi rin naman tipong sinasabing mali, parang ganun. So, 'di ba 'yun? Kanya-kanyang ano, kanya-kanya tayo ng style, no? So sa pagkakataon siguro naisip lang ni Rapido na magandang magandang avenue tong battle rap para sabihin yon, kasi nga alam naman natin na malawak ang audience ng battle rap at marami tong pwedeng maabot na tao, no? Kahit mga kabataan hanggang matatanda meron, lalo na kalaban niya si Smuglass, so sigurado maraming manonood nito, milyon na tao manonood nito, kaya siguro napili niya. Baga ako lumalagay lang ako dun sa ano, lumalagay lang ako dun sa perspective ng mismong MC na bumanat, no. Hindi ko siya tinitignan as bilang kunwari spectator lang. Kumbaga, sige, lagay tayo, pwesto tayo dun sa ano niya, sa sapatos niya. Suotin natin. Siguro kaya yun yung naisip niya na estilo sa round 3. Okay. At wala namang ano doon, wala namang masama doon dahil nga sobrang ano, sobrang subjective ng battle rap, bahala ka. 'Di ba? Magaling. Although medyo ano naman eh, medyo hindi naman siya purong sinasabi niya lang eh. Kumbaga meron pa rin ano eh. May konting battle rap pa rin kasi parang kinokontra niya yung parang sinasabi ni Smug daw na sa kanya na about sa banal-banalan. Okay, okay. Punta naman tayo sa round 3 ni Smuglass. Yung damdamin niya. Paano kami maniniwala sa katotohanan ng gagoy? Sinungaling ka? Tangina nito. Rapido. Yung nga lang, medyo madali lang. Parang ano siya eh. Parang left field, no? Parang left field. Ibang klaseng left field. Baga, biblical na left field. Baga, yun naman yung ano nun. Yun yung parang disadvantage nun. Kaya siyang baliin ng ganong rebat. Kung battle ang pag-uusapan, ha. Hindi naman natin sasabihin na biblical yung usapan, pero sa battle rap kayang ganunin yan nung mga ganun lang, mga ganung rebattal. Parang left field din, di ba? Pag sinasabi mo, kunyari, nagpapakita ka ng husay, ng literatura, kung ano yung tamang, ano yung, kung sa palagay mo, kung ano yung tamang, tama at dapat na ginagawa ng mga makata. Then pagbalik nung kalaban mo, pag sinabi niyang, alam mo yun, pag binasag niya agad yung sinabi mo, pwedeng mabaliktad agad yung laban. Pero yun nga, kagaya din ang sinabi ko, sa tingin ko, yung round 3 na yun, hindi yun naman yung ginawa ni Rapido para manalo sa battle. Hindi siya para ipang masabi na itong round 3 na to, panalo ako dito. May gusto lang talaga siyang sabihin. Anong gagawin, sinungaling ka? Tangina nito. Rapido, di kita may naliit. Alam kong kaya mo lahat yan. Magpatawa, magmalalim, magmabagal, magmabilis. Magmatanga, magmagaling, magpakabanal, magmalinis. Pero tanong lang, may gusto ka bang patunayan? Totoo? O mukhang di mo ako nakuha. Sabi ko, kung may gusto kang patunayan, magpakatotoo ka na muna. Sobrang peke mo kasi magkalinawan na. May mga kaibigan at tropa din akong iglesia. Pero di sila ganyan, marami akong ebidensya. Tsaka yung mga yun po, di kumakain ng dugo. Yun ang diferensya. Eh siya, mukhang talo-talo kahit puking may regla. Huwag kayong tumawa din yung jokes, personals yun. Personals yun. Kaya kung ako sa'yo, magbago ka na pre. Parang ganun, di ba? Medyo jokes, tas medyo tumawa. Huwag kayong tumawa, hindi yung jokes. Personals yun. Parang sarcastic na personals, pero joke yun. Pa-joke yung dating. Huwag yung jokes, personals yun. Personals yun. Kaya kung ako sa'yo, magbago ka na pre. Dahil sa'yo nadadamay pati INC, inutil na Kristiyano ka kasi. Ha? Pasensya na dito. Sa akin lang yung maling dinepensa mo, Bisco, kaya makonsensya ka, iho. Mamaya mawawalan ka ng lisensya at rehistro, maging iglesia ni Kristo. Lagi mo si... Ganda ng rhyme, no?
lisensya na iho, lisensya prehistro, iglesia ni Cristo. Mga hindi nakakalam, no, iglesia ni Cristo, yun yung religion ni Rapido. Shoutout sa mga tropa natin dyan. Kahit ako rin, marami din akong tropang nasa iglesia. At meron din mga ibang battle MCs na nasa iglesia din. Sinasabi, alam mo ang tunay na reliyon. Bakit? Ilang reliyon pa alam mo sa mundo? Ha? Puro pahaging ka sa Katoliko, pero sa mga Muslim, hindi. Teka lang. Pwede mo yung sabihin, hindi nyo napansin. Sayang yung pangalan mo. Arararibat si Rapid. Teka lang. Pwede mo sabihin, hindi nyo napansin. Sayang yung pangalan mo, naging Christian ka pa man din. Panayhanap ka sa mali, eh, nung panayhanap ka ng mali dun sa iba, dun palang gago, butas ka. Alam mong maniwala sa ribulto, pero kala mo kung sinong santo umasta. Bilan na kayo pampaswerte, sabi ng tindera. Swerte pala eh, bakit binibenta? Tingin mo, tama ka ba dun? Tama ka? Tama ka? That's the fact. O tama ka pala eh, bakit galit ka? Alam mo, tama ka na, galit ka pa, lakas ng tama mo ha. Na bait si Rapido doon, na bait si Rapido na ano, tingin mo tama ka. Kumbaga, kadalasan kasi nung ganun, 'di ba, pag sinasabi mo tingin mo tama ka, kumbaga parang ang kasunod na statement mo noon is i-kontrahin mo 'yun eh. Pero sa pagkakataon to, umag-resismag, tapos ang dating, tama ka pala eh, ba't galit ka? 'Di ba? Kumbaga parang ano, parang naibalik pa lalo kay Rapido na tama ka nga eh, galit, tapos galit ka pa. Pa parang nag-agree siya doon. Which is yung linya na yun, ha, yung linya ng laban niya yung kay Asher nung rebattle tuloy. Nung rematch nila. Which is maganda rin yung punto na yun, no? Maganda rin yung punto niya. Kasi kung yun yung pagbabasihan natin, ha, pampaswerte tong parang rebulto. Bakit nga naman binibenta kung pampaswerte? 'Di ba? Kumbaga ako, kunari, tago mo na lang para swertehin ka. Magandang punto din yun. Tapos kaya siguro ganun yung ginawa ni Smuglass na tama ka ba tingin mo? Eh tama ka pala eh. Kasi nga diba parang pwede kang umagree dun sa statement ni Rapido na yon na o nga naman, maganda nga naman talaga yung punto. Palakas ng tama mo ha! Nabait siya. Masyado ka lang matanda para di malaman ang tama at mali, mabuti at masama. Easy ka lang boss. Maniniwala na sana ako sa'yo eh, kung di ka lang bastos at kung naniniwala ka rin sana sa respeto at pagmamahal, maniniwala ka rin sanang iisa lang ang Diyos! Ha? Oo, sinabi. Sabi sa Bible, di ba? Ipagkalatang kaligtasan, huwag isikreto lang. Tama po, tama kapatid. Bilib ako sa tapang mong magpahayag. Kaso bago ka magpakaguro, gamitan mo ng utak at puso yung turo, huwag lang yung puro bayag. Isipin mo kasi, kung naghahayag ka ba o nakikipagtalo lang idol Rapi, o makiramdam ka naman, baka nag-battle kasi to, wala ka sa Bible study. Ha? Huwag kang... Yun, magandang punto rin yun, diba? Kumbaga parang yun nga, yung sinabi natin yung kay Rapido, baka yun yung napili niya na para hindi para manalo, dahil yun nga, naisip niya siguro na, ayun nga, kumbaga malawak tong audience ng battle rap, malawak ang audience ng flip top, maraming manonood neto, kumbaga yung simula bata hanggang matatanda, kumbaga magandang ano siya, magandang pagkakataon para sabihin din yun. Then maganda rin naman yung punto ni Smuglass kung ang pag-uusapan naman natin ay battle rap. Kumbaga parang ang sinasabi naman ni Smuglass dito, battle rap to eh. Kumbaga alam naman natin sa umpisa kung ano yung goal ng battle rap, 'di ba? Kaya nga siya may battle eh. Battle rap. Kumbaga maglalabang kayo gamit yung rap. So ibig sabihin kailangan may manalo, may matalo. Pero dahil nga sobrang subjective ng battle rap, bilang mga MCs, may kanya-kanya tayong style, kahit anong gawin natin, wala namang pwedeng dumikta sa atin, walang pwedeng magsabi sa atin kung ano yung bawal at kung ano yung hindi, no? Kung ano yung pwede, ano yung bawal, ano yung pwede, na dapat hanggang dito lang yung battle rap. Wala namang ganun. So, malaya ang sining, no? Hindi yan, ano, hindi mo yan na pwedeng ikulong o hindi mo yan pwedeng itali o limitahan. Dahil hindi yun ang nature ng ano ng ginagawa natin, no? Ang sining ay malaya. Nasa tao yan. Kung ano yung klaseng, kung paano mo tignan, kung paano mo gustong i-express yung sining mo, nasa sayo yan. At walang pwedeng magdikta nun kung ano yung pwede mong gawin.
Kaya yun, dito medyo nagkakabanggaan talaga ng todo dahil nga kay Rapido, ginawa niya yung bagay na yun na ayun yung gusto niya. Baga yun yung sa tingin niya mas ano, mas mahalaga sa kanya. Baga mas mahalaga sa kanya yun kaysa manalo. Maganda rin naman yung punto ni Smug na battle rap to, hindi ito Bible study. Kumbaga yung sinabi mong yun, round 3, yung sinabi ni Rapido nung round 3 is hindi siya pang battle rap. Pero nagkataon lang kasi na itong time na to ay nasa battle rap na gaganap. Maganda, maganda, maganda yung punto nila pareho. Huwag kang feeling angel, huwag kang feeling angel, mukha kang baklang satanas. Kung may pagkakamali man, wala dun sa aral. Nasa sayo, par. Paano ka magiging pastor tungo sa tamang landas? Eh ikaw mismo nangangaral nang wala ka sa lugar! Bakit to? Manig ka. Tangina mo, yan ang hirap sa'yo eh. Dunung-dunungan ka na nga, tanga-tangahan ka pa din. Di kailangan ka maging genius sa Bible para magets yung ganyan. Kasi kahit magbanggit ka pa ng mga verses sa verse mo, etos lang yan. Kasi actions speak louder than words. Mas kumbinsido pa din sa well said yung well done! Tapos gusto mo kami maniwala sa'yo, naka ng puta. Di sa nagmamalinis o nagmamarunong po para magmukhang angat dito o kahit saan pa. Sa akin lang naman yung totoo eh. Pero kahit di ka umamin, alam na. Sa ngayon, naayaan ko na lang umusga sa atin ang madla kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa kanya. Sa side naman ni Smug, solid din na punto yon dahil battle rap nga naman ito. Diba, kung ginagamit ka nga ba ng Diyos, ikaw yung gumagamit sa kanya. Mga parang, diba yun nga, sinabi na nga natin na parang ang goal dito ni Rapido is maghayag, no, ng ano nga daw, nung Diyos, no. Tapos si Smug naman, kumbaga, instrumento ko ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit dahil naglalagay ng verses si Rapido, mga Bible verses sa mga rounds niya. Gandang punto, magandang punto rin. Solid, solid. Oo, yung kalaban mo sikat. Pero hindi ako ikaw. Sanay na akong husgahan nung kahit nung panahong di pa ako kilala. Sir, di ba mga una kong battle, sabi sa akin, oh, wala ka maipagmamayabang kasi ganto ka lang dati, ganto ka lang noon. Tapos ngayon, ang yabang-yabang ko na kasi ganyan ka na pare, ganyan ka na ngayon. Ano yon? Pag di nangelam, walang pake. Pag nangelam pa din, pakela mero. Nag-iba nga ba talaga ako o kayo naging pare-pareho? Kaya ikaw tingin mo, kailangan pabulaanan ko pa ba? Ang iyong mga kabulaan na nadala, totohanan na tanga. Madali lang ako siraan, pero mahirap sirain. Yun ang katotohanan talaga! Ha? Gusto mo yung boto ng hurado sa yun eh. Total mo ka mas diehard ka sa ganito. Di ko kailangan na magandang standing para mag-stand out sa standard na alam nyo. Standing para mag-stand out sa standard. Galing, galing nun. Standard na alam nyo. Sobrang magkakadugtong yung word pero buo, buo yung sense, no? Hindi ko kailangan maging... Hindi ko kailangan na magandang standing para mag-stand out sa standard na alam nyo. Kasi higit pa sa pagiging rapper na mahusay, yung taglay ko na pangil at sungay. Di mo alam yon kasi walang video sa YouTube yung mga naipanalo kong battle ko sa buhay! Gandang linya din nun. Sobrang solid na linya nun, no? Bilang isang artist, no? Baga, hindi mo alam yon kasi baga, walang video sa YouTube, eh. Yung mga naipanalo. Sabihin yung mga pinagdaanan na sobrang hirap talaga bago ka makarating sa ganyan. Lahat ng MCs, may mga ano yan. May mga kanya-kanyang backstory yan kung paano sila napunta dyan. Ayun yung isa sa maganda sa battle rap, eh. Yung nasusubaybayan mo yung storyline ng isang MC. Marami, sigurado ako maraming fan, yung maraming fan diyan. Minsan napapansin ko sa ano, sa subreddit ng Fliptop 'yon doon. Doon medyo mas ano talaga sila doon. Check niyo 'yon, yung Fliptop subreddit. Sa Reddit 'yon, check niyo. Doon medyo ano sila, medyo mas aware sila sa story, sa storyline. Kasi parang ganoon, 'di ba? Pag naglalaro ka nga ng mga games, 'di ba? Mga RPG, yung iba malaking factor sa kanila kung maganda 'yung storyline nung nilalaro nila. Eh. Kasi parang ganun din eh, parang ganun eh. Pag may sinusubaybayan kang MC, pag meron siya magandang storyline, ano yun eh. O kaya yung mismong laban, yung mismong match up, katulad ng mga nangyayari sa Isa Buhay,
Yan, yung isa buhay matchup, lagi may storyline yan eh. Para may binubuong ano eh, may binubuong kwento eh. May nabubuong kwento sa dulo na sobrang ganda. Kaya nagiging sobrang exciting, nagiging interesting yung mga matchup. At ganun ka-solid yung ano, ganun ka-solid gumawa ng matchmaking si Enigma kahit sa mga gantong non-tournament battles. Solid-solid yun. Ang ganda rin, napunta pa tayo dun sa ano, napahaba pa dahil sa punto ni Smug. Dahil ang ganda nga, ang ganda nung angle niya na to na hindi mo alam, ibig sabihin parang kabo, hindi mo alam lahat ng pinagdaanan. Baga nahuhusgahan mo lang siya sa present. Na mahusay yung taglay ko na pangil at sungay. Di mo alam yon kasi walang video sa YouTube yung mga naipanalo kong battle ko sa buhay! At yung isa buhay, tanggap kong di sa akin talaga. Pero saan ba ako papunta? Kung saan ako bumagsak, doon lang din ako tatayo. O kala nyo tapos na? Parang twist lang yan sa pelikula, kaya kala mo ayun na. Pero mas lalo gumanda, parang kwento ng pagkahulog ko noon na sa pagbangon ko naging mas makahulugan pa! Ha? Pero huwag kang mag-alala. Tapos nito, parehas lang tayong mandirigma na sa lupa na tuway. May pang... Tinutukoy dito ni Smuglas yung sa buhay last year. Huwag kang mag-alala. Nahulog man, nalaglag. Parang yung nahulog nga daw siya kay Apex na mas napaganda pa. Baga mas magiging maganda istorya. Kasi parang minsan may mga ganun talaga eh. Parang hindi, may mga ano eh, hindi ganun kaganda. Hindi ganun kaganda istorya na simula dito, diretso nandun na agad, diba? Kumbaga may mga failures eh. Sa katunayan, yun yung mga nagpapaganda ng storya ng isang MC. O ng kahit sino, diba? Ng kahit sino na nagtagumpay. Kumbaga, pag nagtanong kami, nakausap kang isang MC o isang artist o kahit sino man na nandun, nagtagumpay sa field na yon, pag tinanong mo yung kwento niya, sobrang magiging interesting yun dahil ano eh, dahil mas, kasama doon yung mga failures, yung mga, alam mo yun, yung mga pagkakamali. Kumbaga, parang imagine mo, meron kang tinanong na isang successful na tao, tapos tinanong mo siya kung paano siya naging successful. Then ang kwento niya lang is, ito no, sinimulan ko tong bagay na to. Hanggang ngayon, ayun, dire-diretso yung success. Walang, alam mo yun, parang, siguro naman merong mga ganon. Pero, alam mo yun, parang may kulang sa kwento, di ba? Parang nakakita ng ano, parang nakakita ng, nanalo sa gera, tapos ano, gera, yung gera na marami, tapos walang kasugat-sugat. Alam mo yun, parang hindi ka ganun mapapabilib. Pero may mga ganun naman. Baga hindi naman natin inaano yung mga ganun. Siyempre, kanya-kanyang ano yun. Pero ang punto natin dito is yung istorya. Yung storyline na kung paano naging mas makabuluhan o mas makahulugan. Naging mas makahulugan pa! Ha? Pero huwag kang mag-alala. Tapos nito, parehas lang tayong mandirigma na sa lupa na tuway. May pangalan at istoryang babaong magkasabay. Ang naiba nga lang sa kasaysayan kong nakalagay, ako sinilang sa digmaan, ikaw dun ka na matay! Time! Sobrang solid na ender ni Smuglas. Yung round 3 niya dito, medyo talagang, ano na, medyo personal sa kanya. Yung kalahati, personal na talaga sa kanya. Then yung kalahati naman is yung, yun nga, parang naging rebattle or naging, ayun yung kabanggaan ng round 3 ni Rapido. Sobrang solid ng battle na to. At hindi ko ma-check kung ilan na yung views, pero ang galing ng battle na to para sa akin. Sa round ni Rapido, siguro para sa akin, pinakamalakas yung round 1 niya. Then round 1, then yung 2 tsaka yung 3 niya halos pantay lang. Then si Smuglas naman yung 3. Then yung 3, yung 2 tas. Yung 3 na sa pinakamataas, then yung 2 and 1 pantay. Galing, ang galing. Sana nagustuhan niyo 'yon. Sana marami tayong na-appreciate doon. Kung may mga nakaligtaan man ako, comment niyo na lang. At kung nagustuhan niyo man, pa-like na lang ng video. At kung okay lang na pa-subscribe ng YouTube channel natin at pa-share na rin ng video. Maraming salamat na agad. At yun, ngayon dadako naman tayo sa mga shoutouts natin. Shoutouts kay Jerome Corona at kay Nikki Corona from Maldives at Mabalacat, Pampanga. Yan, mga kaibigan ko yan. Shoutout sa inyo, Tol, Jerome at kay Nikki. Yan, bagong kasal din sila. Congratulations sa inyo. Shoutouts din kay Ray Dave Noel. Yan. Shoutout sa inyo, Tol. Maraming salamat sa pagsubaybay.
Shoutouts din daw sa kumpare ni Charles na si Joel Ladran at Leonard Limsiaco, mga batang Malabon. Yan, shoutouts sa inyo mga tol, sa mga tropa natin dyan sa Malabon. Shoutouts din kay Jude Young from Caloocan City. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay. At shoutouts din kay Kelvin Charles from Cagayan de Oro. Yan, salamat. Shoutouts sa mga tropa natin dyan sa Cagayan de Oro. At yun, shoutouts sa inyo lahat. Sa mga hindi natin ni shoutouts, comment nyo lang yung pangalan nyo, kung taga saan kayo, at kung meron man kayong mga request na video. Maraming salamat sa inyo at kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng Deep Dive.